welcome back to my channel. Thank you guys for requesting this. And ang dami po kasing nagre-request na gagawa ako ng video tungkol sa PCOS. So, ito na po. At salamat po guys sa mga request nyo kasi na-encourage akong gumawa ng mga videos na gaya ng mga to. So, disclaimer lang guys, ang dami ding nagsasabi sa akin at nagtatanong sa akin kung doktor daw ba ako. Hindi po ako doktor guys, OB nurse po ako at nakasign ako sa fertility area. So, ito yung area na yung mga couples na hindi pa nagbuntis at yung mga mahirap magbuntis, yun po yung hinaalagaan namin sa ospital. So, yung halimbawa yung mga couple consultation, yung mga testings, madaming mga testings yung mga yan, yung mga ganun po. So, discuss natin kung ano ba to. Tapos yung mga symptoms nito, tapos yung mga posibleng mangyari o kaya yung mga risk factors, tapos yung medical treatment niya, tapos yung natural management o kaya natural remedies, mga diet, and then yung mga foods na dapat nating iwasan. Ano ba ang PCOS? So, sa name pa lang po niya guys na polycystic ovarian syndrome. Yung poly po means guys, marami. So, maraming cysts sa ovaryo, ganun. So, ang nangyayari po guys sa PCOS, mas madami kasing nare-release yung body natin na androgen. Yung androgen po guys ay yung mga hormones na madami sa lalaki. Meron din tayong mga babae pero konti lang, gaya ng testosterone. Ang nangyayari dito, nag-release yung body natin ng napakadaming testosterone. So, ang nangyayari, yung sa ovary natin, na-filled yun ng cyst, madaming cyst. Tapos yung content ng cyst na yun ay fluid. So, ito siya, ganyan. Ito yung normal na ovary natin. Tapos yan naman yung ovary ng may PCOS. So, if madaming mga cysts dun sa ovary natin, so na-filled o kaya na nagka-crowded at yung mga egg natin, yung mismong itlog, hindi siya makapag-function ng mabuti. At once na may mga cysts din doon, hindi makalabas yung egg natin. So, pag hindi makalabas yung egg natin, so, walang ma-fertilize kung gusto nating magbuntis. O kaya naman, hindi tayo nagkakaregla kasi hindi nga nakakalabas yung egg natin. Yung egg kasi natin, kung hindi man niya ma-fertilize ni sperm, pupunta dun sa matres natin at doon siya may release yung mga hormones na content niya, tapos yun yung magpapakapal sa uterus natin, sa matres natin, tsaka siya yung mag-shed, yun yung mens natin. So, kaya hindi po nagkakaregla yung may PCOS o kaya irregular yung regla nila kasi yun po yung nangyayari. So, ito siya kung makikita sa ultrasound. Yan sa guys. So, madaming yan yung mga bilog-bilog dyan. Yan yung mga cysts na content ng fluid. Yan yung ovary ng may PCOS. So, ano naman yung mga symptoms nito o kaya yung mga nararamdaman natin kung meron tayo ng sakit na to? Unang-una guys, yun nga hindi nga regular yung mens natin. Minsan, dalawang buwan, tatlong buwan, tsaka tayo magkakaregla. Yun yung unang symptoms. Tapos, may mga acne po tayo. Yun. Tapos, yung excessive hair growth. Kasi nga madami tayong androgens, yung mga hormones ng lalaki. Sa inyo may mga PCOS, madami silang bigote dito guys. Tapos yung mabalbon, yun po yung sanhi nga po ng hormonal imbalance na madami tayo. Tapos, lumalaki yung chan, parang bloated. Kasi ayun nga, na-enlarge na nga yung ovary natin dahil dun sa mga cysts. Yun. So, tapos matataba. So, yun nga yung lagi kong sinasabi guys na dapat i-target natin yung normal BMI natin para maiwasan natin to. So, ano naman yung mga risk factor nito guys o kaya yung posibleng mangyari? Number one, yung infertility issues. Maaring hindi tayo mabuntis.
Tapos, kung mabuntis man tayo, guys, possible na makukunan kasi hindi maganda yung pagka-fertilize ng egg natin kasi yung quality ng egg natin hindi masyadong maganda nang dahil dun sa mga cysts ovary natin. Kung matutuloy man yung pagbubuntis natin, may tinatawag na premature birth. O kaya yung hindi aabot sa full term, yung mga pang 28 weeks, mga 30 weeks, ganun lang. Tapos, i-deliver na, ganun. So, yun yung mga premature birth. So, ano naman yung medical treatment nito, guys? Siyempre, may remedyo naman po sa lahat. So, meron tayong tinatawag na Clomiphene, yung gamot na etong gamot na to tutulong sa mga hormones natin para reglehin tayo. Yon yung ano Clomiphene o kaya Clomid, yung mga anti-androgen drugs na magpapababa ng mga androgen hormones natin. Tapos yung ovarian drilling o kaya laparoscopy, ang ginagawa dito guys, surgery. Konting surgery lang naman, slight invasive na itatanggalin nila yung mga cysts doon sa ovaryo natin. Tapos, meron din naman tayong natural management. So, ang management po nito, guys, dapat i-lower down natin yung calories natin. Yung mga high cholesterol. Kasi ang calories natin, guys, it will affect a very big impact sa testosterone level natin. Kaya yung mga lalaki, tingnan nyo ang lalakas nilang kumain, di ba? Madami silang kumain kasi kailangan nila yon para sa testosterone hormones level nila. Pero tayong mga babae, dapat i-lower down lang natin, lalong-lalo kung may PCOS tayo. Kasi ito nga yung magiging impact dun sa androgen levels natin, yung mga hormones natin. Tapos yung mga matatamis, dapat i-lower natin yung blood glucose natin. Iwasan natin yung mga matatamis na pagkain kasi yun yung nagko-cause ng high level of glucose at magiging insulin dependent tayo. Ayun nga yung sa maglilid din ng diabetes, di ba? Tapos, dapat i-load up natin yung omega-3 natin. So, yung ma-study po guys na yung omega-3 ay maglo-lower down ng testosterone din. Yun kasi yung madami na hormones sa PCOS. Tapos, ayun nga yung lagi kong sinasabi, dapat i-target natin yung normal BMI natin. Between 18.5 to 23. So, karamihan kasi ng may PCOS, matataba. So, dapat i-lower down natin yung fats natin sa katawan, i-maintain natin yung normal BMI. Tapos, madaming kain ng isda, yung mga fishes na galing sa dagat, super rich in omega-3 po yun. Kasi yung omega-3, maglo-lower down ng testosterone. Yun. So, i-cut off natin yung dairy products. As I said, ang daming mga chemicals na nakahalo sa mga dairy products. Tapos, yung mga preservatives and gluten. Avoid po natin ang mga yun. And then, dapat i-boost natin yung katawan natin sa mga anti-inflammatory food gaya ng fruits and veggies. And then, ito din yung mga diet na dapat nating gawin at dapat nating iwasan. Yan. Tapos yun po guys, sana nakatulong po to sa inyo. At kung may mga request pa po kayo na gusto nyong gawan ko ng video guys, please paki-comment lang sa ibaba para makita ko at titingnan ko kung magagawan ko ng videos guys. So, sana makapag-subscribe po kayo guys and thank you so much for watching. Bye-bye and God bless.